Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakaya ay ang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtog ng gitara at ang kakaya ay ang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot, "Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag naroon, Ginoo, sabagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon."
Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Suara. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Suara. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asopre. Tinopok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay. At ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa'y kasamaan. Mga taong sa tuwin ay naghihintay na susulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus.
Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano kayo't natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa kabila ng mga malalakas na hangin at alon, ano ang ginagawa ni Jesus? Siya ho ay natutulog. At kung titignan po natin, ang taong kayang matulog ay nagpapahayag ng pagiging kalmado. Diba? Pag nasistress ka, marami kang iniisip, may gumugulo sa'yo, hindi ka makatulog. Kaya kung makatulog ka sa homily ko, ibig sabihin, kalmado ka. Ang pagtulog ay pagpapahayag ng pagiging kalmado. Si San Juan, 23, bago ho siya matulog, ay nagdadasal siya. At ganito po yung kanyang kanyang panalangin. Panginoon, matutulog na po ako. Marami po akong iniisip na problema. Pero ipinapasa iyo ko ang lahat ng ito kasi alam kong tutulungan mo ako. Good night, Lord. Kaya nating isuko ang problema natin. Kaya nating ibigay sa Diyos ang mga unos at sabihin, Panginoon, samahan mo ako. Dahil ang taong may tiwala sa Diyos, alam niya, kahit dumating man ang malalakas na hangin at patitinding unos, alam niya na kapiling niya ang Diyos. Kaya wala siyang dapat ikatakot o ipangamba. Nakatingin siya sa sarili niya, kaya natatakot. Kaya natatakot dahil nakatingin, naku, ano mangyayari sa akin? Paano na ako? Sa panahon ng mga takot at pangamba, kadalasan, wala si Jesus sa litrato. Pero kung kasama natin ang Panginoon sa litrato, sa kabila ng pagpicture natin ng image ng takot at pangamba, laging may pag-asa dahil kasama natin si Jesus. Laging may pag-asa dahil ang pinagmumulan ng pag-asa natin ay si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Kasama ninyo ako. Bakit kayo natatakot sa alon at hangin? Kasi yun yung tinitignan nila. Yun yung pinapansin nila. Nalimutan nila, katabi nila si Jesus. Kaya maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano, sa kabila ng mga alon at hangin na humahampas sa ating buhay, ano ang tinitignan natin? Yung hangin at alon o kapiling natin si Jesus? Pag yung hangin at alon ang titignan mo, matatakot ka talaga. Kakabahan ka, hindi ka mapapakali niyan. Pero kung si Jesus ang titignan mo sa kabila ng mga alon at hangin na humahampas sa iyong buhay, kaya mong maging panatag dahil kapiling natin ang Diyos at ang Diyos kahit kailan hindi tayo pababayaan. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo.
Ang ating itugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula, ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin mo kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus,
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bago ka pa man isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-isa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako
ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatian, kailanman di ka iiwan. Hindi ka mag-isa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pa ba bayaan? Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na July 6, Biyebe, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati na